Hi guys, welcome to my first ever vlog here in YouTube. And sana i-subscribe niyo po tong channel ko para maging notify po kayo lagi sa mga upcoming video ko and sa life ko dito sa Canada. And for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po ang naging process ko or step by step bago po ako makapunta dito sa Canada. So July 5 po akong na-interview ni employer. Alam ko po is 8 PM po ang time ko dyan sa Pilipinas dati since umaga po dito. At 20 minutes po ang tinagal ng aming interview via Skype. So sa Skype po kami nag-interview. Dalawa po silang nag-interview sa akin. About lang po yun sa McDonald's. Kung yung mga nagtatanong sa akin kung mahirap daw ba, kung ano daw ba yung in-interview sa akin, about lang po yun sa McDonald's, kung ano po yung mga nagawa nyo na, achievement, kung anong kaya nyong position, or kung ano na ba, kung ilan na po ba kayo katagal, ilang years. And after po nun, kinabukasan, July 6, lumabas po ang result ng final interview. And luckily, yes, napasa ko po yung final interview ko. And sobrang saya ko po that time kasi imagine, yung nangyari po sa last application ko, which is si Kuwait, ang ganda po ng naging balik niya sa akin. Kasi Canada po ang aking mapupuntahang bansa. At July 11 po, last year, nag-proceed na po kami ng PEME, lagay ko po dito yung spell, PEME Medical, which is yun po yung first medical nyo before or after kayo makapasa sa interview. Doon naman po gumastos ako ng 2,300. Guys, i-reimburse po yan ni IPAMS. Babalik po sa inyo yung nagastos nyong 2,300 pesos. Ilalagay nyo lang po yun sa bank account nyo or GCash po para isend po ni IPAMS sa inyo. After po nun, syempre, wala pong naging findings sa akin. And ipuproceed po yun kay IPAMS kung meron po kayong problema sa medical nyo. And luckily, wala po ako naging problema. So, smooth lang po ang nangyari sa medical ko. And guys, share ko lang din pala sa medical na yun. Lahat po yun ime-medical sa inyo. Hubad-hubad po kayo doon. Papatuwa rin po kayo. Mga ganun pong medical. Hindi po siya yung karaniwang medical lang na pang work lang po sa yung mga work lang po na typical. Dito po kasi is parang OFW medical po talaga siya. So after po noon ay July 12, nag-discussion po kami sa mga requirements kasi marami po kaming kailangang ipasa na requirements. And meron po kaming set A, set B, set C. So kailangan po yun explain para malinawan kami kung ano po yung mga dapat ipasa at ipapanotary. And after po noon, July 12, naghintay po, nag-apply na po pala kami or nag-filed na po pala ang IPAMS ng Lamia namin. So naghintay po ako ng 6 months para makalabas po or lumabas po ang aking Lamia. And February 8 po lumabas ang Lamia ko 2023. So guys, 6 months po ang inintay ko. Meron pong mga 5 months, merong 4 months, or meron din pong mga 3 months. Pero ang akin po, sa experience ko po ay 6 months ko pong inantay ang aking Lamia. After ko pong ma-receive ang Lamia ko, nag-proceed po kami ng upfront medical, which is yun na po ang inyong final medical. February 11 ko po natanggap ang aking parang request or access na pwede na po kaming mag-medical, ng upfront medical. Guys, doon naman po ay merong 2 option, which is yung isa po ay si IOM at yung isa naman po ay si St. Luke's. Si IOM guys is mura lang po siya, sabi ng iba, kasi compare naman po sa St. Luke's na alam naman po natin na ang pricey po. And syempre, doon po ako sa St. Luke's nag-medical kasi by that time, hindi po or wala pong slot si IOM. So kailangan na po kasi namin mag-medical nung mga oras na yon, kaya nag-proceed po ako dito kay St. Luke's. Ang nabayaran ko po kay St. Luke's ay
15,000. And guys, depende pa po yun kung meron kayong extra piercing or meron kayong tattoo. May extra pa po yun. Kaya, hanggat maaari, sana kung may bala kayong mag-abroad, huwag po muna kayong magpatato kung ayaw nyo pong magbayad ng extra. And luckily, wala din po akong naging findings that time. Kasi wala rin naman po akong ginawa sa buhay ko noong mga oras na yun, kundi maging healthy living at kumain ng mga prutas. Kasi guys, kung malapit na po yung final medical nyo, ganun po yung gawin nyo. Kasi minsan lang naman po yan at malaki po kasi yung gagastosin nyo kapag hindi po kayo nag-healthy living. Kagaya po nang sabi ko, minsan lang po yan, kaya kailangan po natin mag-test. After po noon, March 3, nag-create na po kami ng GCK account. Dito naman po ninyo makikita kung anong process na po ninyo. Kung approved na po ba yung medical ninyo, kung for biometrics na po ba kayo, kung visa approval na po ba kayo, or visa stamping na po kayo, or nire-request na po na ipadala yung original passport ninyo. And in my case, nakapag-biometrics po ako ng April 4. Lumabas po kasi sa GCK ko na pwede na po akong mag-biometric, which is nung April 4 po iyon. Ang mga dadalhin naman po yun, i-discuss naman po yun ni PO or project officer po ninyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. And guys, meron akong tips sa inyo kapag kapag magbabiometric na po kayo, ang mga dadalhin nyo lang po, yung pinapadala lang po mismo ni PO sa inyo. Kasi, meron pong bayad yan kapag may backpack po kayo, sling bag or shoulder bag man yan, may bayad po. Kasi, lalagay nyo po yun sa locker, doon sa biometric. Meron po silang bayad na 110 or 120 po ata ang binayaran ko noon. Pero kung may kasama po kayo, pwede nyo pong ipaiwan doon sa inyo yung bag at dalhin nyo lang po yung mga kailangan nyo dalhin. Tips lang po yan. Kung gusto nyo magbayad, okay lang po. And then, after po ng biometrics ko, April 24 ko po na-receive na visa approved na po ako. Guys, kapag may visa na po kayo, pwede na nyo na pong gawin lahat ng gusto nyo, tumalon-talon na po kayo, pwedeng-pwede na po. Kasi, yun ay makakapagpunta na po kayo sa Canada. Talagang sure na po yan. And doon na rin po hinihingi yung passport ko for visa. Pero yung passport po kasi namin ay nasa IPAMS na po. So sila na po ang magpapadala ng passport namin para matatakan na po ng visa. And guys, sure ko lang po, nung natanggap ko yung visa ko, tomorrow po noon, April 25, it's my birthday. So napaka-bless ko po by that time kasi parang gift na po siya sa akin ni God. Sobrang saya ko po noon. And then, sabi ko, sobrang saya ko kasi nga, nung nangyari nga po sa akin sa Kuwait ko, ang ganda po ng naging balik niya sa akin. And guys, banggitin ko rin pala, nag-render na po ako by that time. Nag-start na po ako nag-render, nagpasa ng resignation. 1 month po kasi yung talagang render namin, and matatapos po yung render ko ng May 31. Pero dapat May 26 lang po yan, since May 26 po akong nag-start magbigay ng resignation letter ko. So, May 18, nag-start na po kami ng French class. Guys, nagpa-French class po kami kasi dito sa Canada, yung lugar po na napuntahan ko ay Quebec. Ang language po talaga nila dito ay French. So, kailangan po namin mag-aral ng French para makipag-communicate, and especially para malagay din po kami sa service. Kasi, as of now, nasa kitchen po kasi kami. So, May 25, doon na rin po kami nakapag-schedule ng PIDOS. Doon naman po i-discuss kung ano yung mga gagawin nyo at hindi dapat gawin. At yung about sa culture nila dito. At syempre, i-discuss din po doon kung paano pong way kayo makapagpadala. Meron po sila doon iaalok. And, after noon, syempre nag-work pa rin po ako by that time. Kasi ang tapos po nga ng render ko ay May 31. So, nung after ng work ko, sakto, tumatawag sa akin yung PO ko na pwede na daw po ba akong
O tinatanong niya ako kung pwede na po ba akong mag-flight ng June 26. So that time, sobrang saya ko pa rin kasi imagine, almost 1 year na po akong nag-a-apply sa application ko and finally, binibigyan na po ako ng date para makaalis ng Pilipinas, makapunta dito sa Canada. So sabi ko, pwede na po akong umalis ng June 26 since ang tapos nga po ng aking render ay May 31. Bali, pahinga ko na po ng June 1 up to June 26 kung tatanggapin ko man yun. And syempre, tinanggap ko na po yung opportunity na yun na makaalis para makapag-start at makapagsimula na rin po akong makatulong sa parents ko. So, yun po ang naging flight ko. Tinanggap ko na po yun. Doon na po nagtatapos ang aking process or step by step. And i-discuss ko lang din po sa inyo yung pinaka-date po nila. July 5 po ako na-interview. July 6 po lumabas ang aking result. July 11 po ako nag-PEME medical or first medical. July 12 ako nag-orientation for list of requirements. February 8, 2023 po ako nakatanggap ng Lamia ko. And February 11 naman po ako nag-proceed ng final interview. Sorry, final medical. Sorry. March 3 kami nag-create ng GCQ account. April 4 ako nag-biometric. April 25 po ako naka-receive ng visa approval na po ako. At May 18 ako nag-start ng French class. May 25 ako nag-PIDOS. At June 26 ang aking flight. So guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na huwag po kayong panghihinaan ng loob mag-apply kung gusto nyo po talagang mag-apply dito sa Canada. Kasi talagang time po talaga at panahon, kumbaga, ang iintay nyo dito kasi medyo matagal po ang process ni Canada. Pero kung gustong-gusto nyo po at pangarap nyo po mapuntahan itong Canada, huwag po kayong magsasawang mag-apply at mag-antay ng inyong application kasi may katagalan po talaga ang Canada. At syempre, huwag po kayong magsasawang mag-apply sa mga agency na ina-applyan ninyo at mag-stay lang po kayo. Para sa akin, ang suggestion ko po sa inyo ay kung nasa McDonald's man kayo o nasa food industry man kayo, mapa-Jollibee man yan or KFC, Greenwich, basta kahit anong food industry or food chain, kung nahihirapan man kayo, mag-stay po muna kayo dyan kung gusto nyo po talagang mag-abroad sa Canada lalo. Kasi ang hinahanap po nila dito ay currently working pa rin po kayo. Kung hindi man currently working, at least 1 year or 2 year, di ko po kasi sure kung 2 years tinatanggap pa rin nila. Pero hanggat maaari, hindi po malayo yung experience nyo kung may bago man kayong experience or work. Kasi ako currently working pa rin po ako. And yun lang po yung naging experience ko. Kaya para sa akin siguro, madali lang din pong nakapag-apply ako dito sa Canada. And yes, 1 year po ako nag-antay sa application ko kasi July 5 po ako na-interview 2022 and June 26 po ako nakapag-alis or nakapag-flight papunta dito sa Canada. And sana na-share ko po sa inyo yung step by step ng process ko kung paano ako nakapagpunta dito sa Canada at syempre na-share ko po ng konting tips sa inyo yung mga dapat at hindi nyo po dapat gawin kung magbabiometric na po kayo at kung ano po yung mga dapat nyong gawin. So sana na-explain ko po ng maayos at sana natapos nyo po tong video na to and syempre don't forget to subscribe at sana maging supportahan nyo po ako sa mga upcoming ko pa pong video. So yun lang, bye!